Lupit, nandito ulit ninyong tagapaglingkod, Mars Malupit. Hanggang lang po tayo magbablog uli. Magpalit po tayo ng gulong ng mountain bike natin from Compass to Kinda. Panoorin nyo natin guys kung paano ko gagawin. Then, para yung sa mga bagong bikers, marunong din sila magpalit ng kanilang gulong ng bike, hindi kayo puro na lang umaasa sa bike shop. Okay? What's up? Ito yung kumpas nating gulong, guys. Ito. Ayan. Kumpas. Ang ipapalit natin ay itong Kinda. Bagong bili ko yan. Actually, guys, ito gamit ko. Work from home ko lang nito. Almost 6 months lang. Pag mga skin wall, ito, mga skin wall, halos, ayon sa aking observation, madali lang siyang mapudpud. Kaya ito, bumalik ako sa pagka kulay itim na gulong. Actually, ngayon lang ako gumagamit ng Kinda, madalas ako maksis. So ngayon, ang pagkalas na ito guys, ito lang, quick release, ganoon din sa likod. Tapos, gagamit tayo ng bumba sa ating pagsungkit guys ng gulong. Pagsungkit natin dito star screw, yung mga matulis na bagay, mga kutsilyo, huwag nating gagamitin dyan. Flat screw pwede, kaya ito toothbrush kung wala kang ibang gamit talaga. Okay, panoorin ko guys, panoorin nyo ako, palitan natin to. Ito guys, quick release. Kita sila natin, luwagan. Yung harapan mo lang gagawin natin. Lapit mo niya. Ito para makita nila. Sa mga bagong bikers dyan, takot sila gumalaw sa bike nila dahil baka masira. Dahil ingat na ingat po sila. Pero huwag kayo matakot. Dahil dyan kayo matututo. Huwag kayo nagkamali. Okay, natanggalan natin isang gulong. Tanggalan natin. Ito, tanggalan natin tong ating pito. Itabi natin yung mga gamit dito sa gilid. Ito, pihitin mo lang to, pasingawan. Didrain natin yung hangin niya. Although, pwede pa naman siyang gagamitin. Ano mo? Pwede pa naman siyang gamitin. So, para sa akin, manipis na. Lalo nga pag madulas, tagulan, madulas. Medyo unsip para sa akin. Yan. Ano yung pitasin? Okay. Tapos, madalas po sa ating interior, meron po dito ng ano. Luwagan mo yan. Tanggalin na natin to para mahugot natin yung pito niya. Pero ibang interior guys, wala po siyang ganyan. Okay. Lahat ng mga gamit ito. Okay. Tapos, itong gagamitin natin, pangsungkit. Iwasan natin yung mga matulis na bagay. Dahil, baka madali yung kanyang interior. Kung di kaya niyan, dito tayo sa flat screw. Iwasan na po natin masungkit ang kanyang interior. Dahil magkaroon po siya ng singaw, butas. Ulitin ko lang guys, huwag na huwag kayong gumamit ng mga matulis na bagay. Kasi baka maiwasan po natin masugatan ang ating interior. Yan. Takin mo lang siyang ganyan. Lalo po sa mga bagong beginners na bikers, hindi marunong magpalit ng gulong o mag-vulcanize. Patches yan. Ito, mga flat lang. Hindi matulis. Saka nyo, yan, hatakin tong pito niya. Okay, dandahan lang.
Actually, nakailang butas lang naman to. Nakaisang butas lang itong interior nito. Bago lang to. Palit lang ako ng gulong. Okay. Make sure po guys na wala po siyang hangin. Kaya mayroon pang hangin. Para pagsalpak natin mamaya sa bago, hindi po maninibago yung interior sa kanyang kapartner na gulong. Yan, tigain yung ganan. Tigaan nyo. Siguraduhin nyo lang na wala talagang hangin. Kasi dyan po siya magkaroon ng mga ipit. Magugulat kayo. Bakit may singaw to? Wala naman itong singaw na karan. Ba't may butas to? Ba wala naman itong butas na karan? Ganun. Yan po senaryo niya. Didrain nyo talaga siya. Drain na drain. Okay, so wala na. Diba nakalabas na ito isang pisngi? Ayan, nakikita nyo, nakalabas na. Nilabas ko na. Sa kanya balikta rin, hatakin yung ganyan. Ayan. Ayan. Pagsin nyo lang ganyan. So, ayan na, rim na siya. Double check niyan siya, may sapin po yan siya dyan. Ayan. Kakapain nyo kung saan po yung, baka meron po yung matulis, yun po yung sanhi ng kanyang pagkaroon ng ipit o kaya butas. Ayan. Although okay naman. Ayan. Magugulat na lang kayo, bakit nasingaw, bakit naplat? Bakit po? Kasi nga mayroong matulis, may tumutusok sa ating interior. Okay? Okay na yung ano yan? Yung gunting niya. Tuloy natin po. Ito po yung pamalit natin, bagong gulong. May bago pa, Kinda. Lapit niya. Ito po yung papalit natin. Mapansin nyo sa tagiliran ng gulong guys, meron po yun siyang arrow. Yan, pag sinabing direction. Yun. Susundin po natin yan. So, ibig sabihin, ito, nakaganyan, baliktar natin yan. Ito po yung, tinang mapagkita mo dito yan. Ito po yung sa, ano, sa harapan ng gulong na, ito po yung sa ano ng gulong natin. Dito po yung ikot ng direction. Yan, kaya may araw po yan. Kasi mamaya, kabit lang kayo ng kabit. Ito po yung ikot niyan, yan, paikot. Yan, ito. Okay? Yan po yun. Nangyari, tinay? Atin, ito yung gulong. Tatapat yung ganyan. Yan. Dito. Tatapat nyo dito. Ingatan nyo po lagi guys yung inyong mga rim na magkaroon ng tama. Magkaroon ng sugat. Ayan. Kunting hilot-hilot lang yan. Lalo na pagbago ang gulong, makunat. Sungkit tayo dito kunti. Ang gulong makunat. Kaya ingatan lang natin. Masok na isa. Tapos saka natin isa salap yung interior uli. Sundan nyo lang itong aking video guys, may matutunan po kayo nito. Simple lang to pero kailangan malaking tulong.
Ulitin ko lo guys, iwasan yung interior nyo magkaroon ng sugat or na butas sa pagkabit nyo. Dahil sayang lang ang lahat ng pinaghirapan nyo. Pa-vulcanize kayo. Shout out dyan sa mga ating new bikers. Yan. Tapos, sa kanyang hilot-hilotin. Sa matapos. So ito, kung wala kayo ibang ano, huwag na po yung flat screw o anumang matulis. Dito po, dito pong gagamitin nyo, kutsara. Yan. So iwasan nyo na matamaan yung interior. Tsaka makasugat tayo sa ating rim. Habang papalapit pa, palapit dun sa may ikot yun guys, patigas ng patigas yan. Habang patapos ng patapos yan, kasi lalo na bago tong gulong. Pagbago ang gulong makunat. Kaya ingatan lang natin. Masok na isa. Tapos, yung gulong, ang pagpasok po nito guys, hindi po basta-basta. Makunat, matigas. Kaya kaunting alalay lang, kaunting tiyaga lang. Yan, tapos ngayon, hilot-hilotin natin. Bago natin hanginan, paprapir muna natin yung pwesto ng gulong. Bago natin hanginan. Okay, ngayon, hanginan natin. Pero ang paghahangin po nito guys, dandahan lang. Hindi po natin pwedeng pirsahin. Okay? Para yung pag-expand ng interior niya, hindi siya maiipit. Okay. Try nating hanginan. Pero alalay lang guys, hanggang sa bumubuka siya. Kusa po siyang bumubuka yan. Okay. Try hanginan. Tapos kung mapapansin nyo, hindi po natin tinudo muna yung hangin niya. Yan, may guhit po yan. Sundan natin yung guhit niya. Dahil, kung mapapansin nyo, malambot pa po yan. Pero, hindi natin tinudo yung tigas niya. Kasi nga yung interior, nasasabi ko, hindi natin siya pwedeng pwersahin. Kasi, dyan po tayo nagkaroon ng mga ipit. Yan, hilot-hilotin po natin yan. Para, yung gulong natin, hindi po gumagaywang kapag gumugulong siya. Hindi po pagaywang-gaywang. Yan. Sasabihin natin 8. Hindi po yung 8 ang pagkabit po niya ng mali. Hindi po nakaproper yun. Kung mapapansin nyo ito, lapitan mo yan. Lapitan natin. Yung guhit na yan, kailangan, katulad nito, ilutin mo siya, ilalabas mo siya. Kasi hindi pantay yung pagkaguhit, kaya hindi natin pwedeng hanginan ng hanginan. Kailangan makabisado muna niya yung loob ng gulong, yung partner niya, interior. Kapag pwersahin po natin ang hangin to, yun po yung tendency na magkaroon din ng ipit. Hindi mo na yun niya. Ayun na guys, after 5 minutes, pinahanginan natin. Pero malambot na yun guys. Ngayon, dublihan natin uli. Dandahan lang pagpahangin ito, hindi po natin pinupwersa. Kasi pag pinupwersa natin ang hangin agad lang, yan. Baka may ipit. Dapat ganun-ganun pa yan, sinusuri talaga. Para pantay po yung gulong niya. Yan, kung wala naman. Ngayon, saka natin hanginan uli. Ng mga 10%. Hanggang sa makuha po natin ang katamtamang hangin.
Ulitin ko guys, i-remind ko lang, ang pangalan po nitong ating interior pito na to is interior na to guys, lapit niya. Yan. Eh yung mahaba na yan, itawag po ni Prista. Yan po yung Prista. Kapag niluwagan po natin yan, pinagpinindot yan, may hangin. Ang lock niyan, ipitan nyo lang uli. Kahit po yung pinipindot nyo, wala na yung hangin lumalabas. So ngayon, hangin na natin uli ng mga 10% nang ma-reach natin yung tigas ng gulong yung gusto natin. Okay. Di po, ulitin ko lang, di po ito persahan ng hinahanginan. Inap na yan. Okay. Kahit di na masyado matigas kasi harapan naman are. Hey guys. Ito pa lang sa free will niya, makikita po natin kung utso ba siya o hindi. Tingin ko okay naman. Ayan. So ngayon, kakabit natin itong harapan. Likod naman. Okay, salpak natin ng ganun. Saka natin higpitan. Magaling kang kupal ka! Dito po ang adjacent sa kabila para maitupig po natin. Ganyan din sa likod guys, ganyan din kung paano magtanggal ang gulong, luwagan nyo to, tapos nahatake nyo lang ng ganyan, ganyan din ulit, luwagan nyo muna yung screw. Okay, sa likuran, kabit naman natin. Balit tapos na yung sarapan. Dito naman yung sa likuran. Dating gawin ulit, kung anong ginagawa sa sarapan, ganoon din po sa likuran. Kasalpak ulit. Ayan na. Ikabit na natin yung unang layer niya. Unang kabilang sleeve. Interior pasok. Butas. Magaling kang kupal ka. Thank you.
Ito ang pinakamahirap guys, magpasok nito. Yung magpasok po dito. Matigas. Kailangan alalay lang. Natin agad na punuin ng hangin. Pilutin muna natin kung saan yung tama niyang pwesto. Guys, naikabit na po natin yung dalawang gulong natin. Yung ating kinda, kinabit na natin, galing po siya sa kumpas. Lala, yan. Yan, naikabit na natin. Dito sa ating muso. Yan guys, ito po yung mga bagong gulong natin. Yan o, swilas niya. Ang panungkit pong the best guys, kung wala kayong screw, ito po nang gamitin nyo, kutsara. Yan na po guys, kutsara na pong gagamitin nyo. Para hindi po kayo mabutasan. The best po ito, kung wala kayo ibang ano. Huwag na po yung flat screw. Magaling kang kupal ka! Dito pong gagamitin yung kutsara. Yan. Para mabilis po at malambot po siyang sugitin, lalagyan po yung langis bawat gilid. Langisan nyo. Para mabilis siyang umunat, hindi siya mag-stack up katulad ng ganun. Itong gamitin ting langis. So yan lang po guys, sana may natutunan kayo sa ating pagpalit ng gulong ng idea. Yan, bago na po yung mag-gulong niya. Thank you for watching guys, and keep safe po sa lahat ng mga riders.